Minasan, konnichiwa. God bless po sa inyong lahat. Ang atin pong topic ngayon ay noun plus toshite, noun plus toshite wa, noun plus toshite mo, noun plus toshite no noun. Unahin po natin ang noun plus toshite. Ang ibig sabihin ay as in the role of. Ibig sabihin bilang sa papel ng or sa katayuan. Example po tayo, Watashi wa ginojishu seitoshite nihonikimashita. Ibig sabihin, I came to Japan as a technical intern trainee. So dumating ako sa Japan bilang isang technical intern trainee. Next example natin ay, Kanko kyaku toshite nihonikimashita. I came to Japan as a tourist. Next natin ay si noun plus toshite wa. Nang ibig sabihin as for as a for a. Binibigyan din lamang nito ang paksa or yung pinag-uusapan. Ang example natin dito ay Watashi toshite wa sonokei kaku ni sansei shimasen. Ibig sabihin as for me, I will not approve of the plan. Pag sinabing kei kaku, so plan, sansei is approve, so mayroong negative na shimasen kaya nagkaroon tayo ng not approve. So, hindi siya sang-ayon sa plano. Next natin ay, Haha toshite wa musumi no ryugaku ni hantai desu. Ibig sabihin, bilang isang ina, tutol ako sa pag-aaral ng aking anak sa ibang bansa. Ang paggamit po ng toshite is napakadali lang kung paano mo gamitin sa Tagalog, same lang siya. Halimbawa, bilang isang, kung ano yung gusto mo sabihin. Bilang isang ganito. So, dito sa example natin, bilang isang ina, yun ang sinasabi niya. Then, i-coconnect niya na kung anong gusto niyang sabihin. Kung paano mo gamitin sa Tagalog, same lang naman po ang ano niya, ang paggamit po niya. Next po natin ay noun plus toshite mo. Nang ibig sabihin naman ay as, also for, even as. So, halos pare-pareho lang. Bilang pa rin po ang gustong iparating nito. So, nagkaroon lang din siya ng mo. Ang example po natin dyan ay Sumato phone wa jishu toshite mo tsukaimasu. Ibig sabihin, you can use your smartphone as a dictionary. So, maaari daw natin gamitin ang ating smartphone bilang isang dictionary. O pwede mo lagyan ng din, isang dictionary din. So, nasa inyo na po kung paano nyo po itatranslate. Next natin ay Okoremono toshite mo saiteki desu. Ibig sabihin, mainam din ito bilang regalo. O kaya perfect as a gift. So perfect siya bilang isang regalo. Last po natin ay noun plus toshite no noun. As din po ang ibig sabihin yan or bilang. So yung noun mo bilang isang anong noun. So magbibigay tayo ng isang example po. So magkoconnect yung dalawang noun kaya yung toshite nagkaroon siya ng particle no. Kanina mo. So pwede ka magdin. Kanina ay wa, nagbibigay diin lamang. Example po tayo, Mainichi juppun inu de nihongo tsukate kudasai. Kore wa kyoshi toshite no adobaisu desu. Ibig sabihin, mangyaring gumamit ng Japanese sa loob ng 10 minuto, araw-araw, ito ang payo ko bilang isang guro. So yung noun po natin is kyoshi at saka adobaisu, kaya mayroon tayong no doon sa toshite. Alam naman natin kapag may no tayo, nag-connect ng dalawang noun, malimit kapag magta-translate tayo sa Tagalog, sa dulo tayo nagsisimula. Kaya adobaisu, payo bilang kyoshi o teacher. So ito ay payo ko bilang isang guro. So yun yung payo niyang nakasulat sa unahan. Yung kyoshi pwede po siyang maging sensei. Magiging sensei toshite no adobaisu desu.